Good morning guys, andito na naman si Kuya Ron TV upang magbigay update dito sa Manila Bay Reclamation Project. Malayo pa lamang ay nakikita na natin yung napakaraming barko ngayon dito sa area ng Manila Bay. Sa ngayon, halos sabay-sabay yung pagbubuhos ng mga buhangin at ang iba naman sa di kalayuan ay naka-standby lamang once na maubos na yung laman ng barko na buhangin ay pumapalit naman yung mga barko na naririyan sa laot. Itong area na ito ng pagbubuhos ng buhangin ay naririto sa Island A. Ito yung part ng Pasay Reclamation Development Project. May tatlong island silang gagawin dito, itong Island A, Island B at Island C. Nakikita rin natin na may mga barkong nagbubuhos doon sa may Island C tapat ng Mall of Asia. Nasa 360 hectares yung pabuang tambak ng buhangin ang gagawin dito at itong Island A ay halos makukompleto na nila. Mananaka sa mga Island B at Island C, nakikita na rin natin yung pagbubuhos ng mga buhangin dyan. So once again, ang proyektong ito ay hawak ng SM Prime Holdings. Ito yung kilalang owner ng mga SM malls at mga condominiums dito sa Pilipinas. Madalas natin makita rito yung mga pangalan ng barko ay pangalan mula pa sa China. Palibhasa, ang isa sa mga contractors nito ay China Harbor Company. At yung isa naman ay British Company at ang pangalan nun ay Boskalis. So ayan, ang dami pong barko na naririyan. Itong mga barko na nagbubuhos ng mga buhangin at yung mga sand suction, itong mga dredger hopper. Ayan guys, hindi tayo makapasok o makapagpalipad ng drone dyan sa may gitnang bahagi dahil sa lakas ng hangin ay baka tangayin itong ating drone. Kaya pagtsagaan na lang po muna natin yung view natin ngayon dito at isusum ko na lamang. Sa loob ng 6 na buwan, ganito na po kalawak yung tambak ng buhangin. Nakita pa natin ito nung last year, buwan ng Oktubre, yung pag-uumpisa nila ng pagbubuhos dito. At ngayon nga ay sobrang ambilis ng progress ng project na ito. Dito sa may part ng Palisok Circle, dito yung pinakahangganan ng pagtatambak nila ng buhangin. Kitang-kita rin natin dito yung mga bulldozer na abalang-abala, bisim-bisi sa pagpapatad nitong mga buhangin na binubuhos ng barko.
rhythm is a dancer. That's a rumor on the block. But you can make me dance, babe. Like no other I have found. Rolling through the hills at night. Tell me I'm the one. Stage is set with moon and sky. And we are all the stars. You make me who? You make me who? You do make me feel like Hollywood. You make me who? You make me who? You do make me feel like Hollywood. Picture perfect moments. Gotta capture every shot. Ayan, nandito naman tayo ngayon sa may Seascape Village. Tingnan natin dito yung operation. Madalas tayong nag-update dito kasi dito kitang-kita natin yung lawak ng tambak ng buhangin sa project na ito dito sa Manila Bay. So marami din po nagugulat, ano, especially mga dating mga customer na kumakain dito last year at na ngayon lamang ulit nakakabalik para kumain dito, no, sa mga restaurant. Eh nagugulat sila kasi nga ang view nila ay kung dati-rati ay dagat na Manila Bay, ay ngayon ay tambak na po ng mga buhangin. Nagugulat sila. Nakikita natin yung mga reaction nila, no, kapag nakikita nila yung reclamation project dito. Kahit ako mismo, no, ay gandang-ganda ako dito sa Seascape Village nung panahon na hindi pa ito natatambakan ng mga buhangin. Ngayon nga ay ito na ang seascape ay hindi na seascape, kundi landscape na siya, no? Kasi nga tambak na ng buhangin dito. Dito sa harapan natin may nagtatambak ng buhangin gamit itong backhoe. Ayan, ano, ang mga operation dito. Tapos nakikita rin natin yung barko na nagbubuhos na yon ng buhangin. Ayan, dalawang barko yan, mga kababayan. Ayan, ang taas na ng tambak dyan, no? Kung kaya't inaagad na rin ng mga equipments itong mga bulldozer at mga bako para maipatag o maikalat itong mga pinabagsak na buhangin dito. Doon naman sa may palisok circle ay abalang-abala yung mga operation naman ng prefabricated vertical drain. Ayan, nagbabaon sila ng mga textile strip para maging compact yung mga buhangin, mga tambak at saka yung pundasyon ng mga buhangin dito ay mas maging matatag at solido. Alright, ito po ang update ni Kuya Ron TV dito sa Manila Bay Reclamation Project. At patuloy po tayo magbibigay ng mga information at ang progress sa nagaganap na reclamation po dito, itong lungsod na ito ng Pasay. So once again, ito yung isa sa mga reclamation project dito sa Manila Bay
Ito po yung Pasay City Reclamation Development Project. Huwag kalimutan supportahan si Keron TV. Please follow and subscribe. Palike na rin po at share sa ating mga na-upload natin araw-araw dito po sa project sa Manila Bay. You make me, you make me, you make me, you make me, you make me feel like Hollywood.